Lustrin. Wala na. Finish na. Ayan guys, good day. Welcome to my channel, Life on Two Wheels. Bali, may tutorial tayo ulit ngayon. Bali, paghahantap ng ating oil drain plug. Ayan. Nightmare to sa mga kapwa nating rider. Tulad ko, rider din ako. Kaya ito, medyo napraning ako, kaya bumili ko na pang hand top. Kailangan yung bibili nyo, yung mas malaki dun sa existing na oil drain plug nyo, kung hindi na talaga kayang i-revive. And, mamaya, yung susunod na clip, yun na yung tutorial kung paano mag-hand top ng ating oil drain plug. Bali, ito yung mga kailangan nating tools. Pliers para dun sa ating feeder cup kung mahigpit, tapos mga range, socket ranges para sa ating oil drain, then ito yung top saka handle. Bali, kailangan yung kunin yung mas malaki. Kaya ito binili ko, M14 by 1.5 mm. M14 yung size nito. Ang size niyan, 14 mm. Tapos yung 1.5 yung pitch ng thread. Ayan, yung pagkakalayo ng thread. Yun. Bali, kailangan yung bumili ng tornilyo o oil drain plug na kaparehas niya. Ayan. Lilink ko na lang sa description kung saan ko to binili. Kaya yun guys, balik, pasensya na pala sa background ko. Under kasi yung compressor, wala akong magandang spot na wala akong makaka-istorbo sa akin. Medyo nahihiya pa kasi ako pag nagbo-vlog. Yun guys, next clip na yung dun sa tutorials natin. Syempre guys, una didrain natin yung oil natin. Bubuksan muna natin itong filler cup gamit itong pliers. Then next, syempre bubuksan na natin yung drain plug. Walain ko lang yung malinis kong panahod kasi may gagawin ako dun sa luma kong oil. Gagawin ko siyang pang flush. Pero pwede nyo namang gumamit ng bagong oil. Pero kasi sa nanghihinayang kasi ako eh. Guys, i-drain ko lang. Gamit itong socket range. Luwag. Kasi na lang natin maubos yung tumutulo, tapos next step na tayo. And guys, bali wala nang tumutulo. Ang next step nyan, sukatin nyo yung butas ng butas nung dati nyong oil drain plug, kung papasok ba yung ilalagay nyo ay yung pang ihahantap nyo. Kasi meron yang tamang butas para sa sa sukat ng hantap. Tulad nitong M14 by 1.5 mm, kailangan nito may butas kina 12.5. Kaya
Pa-flash ko na lang sa screen yung mga sukat. Ayun, bali gagawin naman natin, sukatin natin yung stock nating butas gamit itong caliper. Tingnan natin kung tama. Ayan o, sa akin ano lang, wala pang 11, kaya tingnan natin kung papasok na yung hand top natin o kailangan ko talaga magbutas. Ayan guys, kailangan natin mag-hole, mag-drill ng hole, hindi kasi yung M14 natin. Ayan. Guys, no? Bali, buti nakahiram tayo ng barena, tsaka ng bit yung bala ng barena na ha, pasok dapat dun sa ating drain plug. Ayan guys, mga marena na tayo. Graduin nyo at pantay. Butas na natin, dahan-dahan lang kasi baka minsan-san sa pumunta. Ayan, yun, sakto na, pasok na hand pump natin. And guys, bali nililipitin natin yung parena kasi yun, hand pump na tayo, dumi yan. Ayan guys, bali na butasan na natin, no? Ayan, malaki na yung butas niya. Maraming dumi. Ayan, bali, sunod. Ito na ang ating hand top. Ayan. Ito na siguro yung last step. Ayan guys, simulan ko na. Pantay, graduin yung pantay para smooth. Ito. Tumapit na yan, balik-balik para mga chip mga matatanggal ng bakay sa pantay. Thank you.
niya na yung drain plug, aluminum din, tapos may magnet para makuha niya yung mga bakal. Mga bakal sa loob. Yes. Test fit natin. Ilagay ko yung lumang langis para yung mga dumi sa loob ma-flush. At bali, bubuksan natin ulit. Guys, tapos na tayo. Yun lang. Retread na natin yung ating drain plug DIY. Hindi lang siya pantay. hindi lang masyadong pantay yung pagkakatirada ko. Pero okay na din. Ito naman. Lalo sa drain.